ang cold case ni Crystal Veslanovich. Noong December 14, 1995, si Tracy Veslanovich ay nagpaalam sa kanyang kasintahang si Chris na bibili ng pagkain sa isang convenience store na kung tawagin ay Circle K na malapit sa Salt Lake City, Utah at hindi na siya nakauwi. Bandang alas 11 ng gabi, nagsimulang mag-alala si Chris sa kanyang kasintahan dahil wala sa karakter nito na mawala ng buong gabi. Sa halip na tumawag ng pulis, kumatok si Chris sa pintuan ng kapitbahay at nagpasama sa Circle K para hanapin si Tracy dahil wala siyang sariling sasakyan. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Nang sumunod na umaga, bandang 8:40 a.m., halos 45 miles ang layo mula sa Salt Lake City, natagpuan ng isang magsasaka at ng anak na lalaki nito ang hubot-hubad na bangkay ng isang babae. Agad nila itong itinawag sa sheriff. Nagsimula ng investigasyon, nakakolekta ang pulisya ng ilang duguang bato na natagpuan sa paligid ng katawan na kanilang pinaghihinalaang maaaring ginamit sa pagpatay. Hindi kalayuan sa katawan ng biktima, nakita ng mga pulis ang isang pares ng medyas na maayos na nakatupi sa isang bato. Maliban sa mga medyas at mga duguang bato, walang ibang physical o forensic na ebidensya ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen na pwedeng pagkakilanlan ng biktima. Siya ay opisyal na tinawag na Jane Doe. Ang biktima ay may dalawang natatanging tattoo sa kanyang katawan, kabilang ang isang heart shape sa kanyang kaliwang dibdib. Ang mga pulis ay nag-sketch ng mga tattoo para ibigay sa news media sa pag-asang makilala si Jane Doe. Ang nobyo ni Tracy na si Chris ay nakita ang balita at agad na tumawag sa pulis. Sinabi niya sa pulisya, naniniwala siya na ang kanyang kasintahan ay si Jane Doe. Matapos makausap si Chris, nakakuha ang pulisya ng numero ng telepono ng ama ni Tracy. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ng pulisya na si Jane Doe ay hindi si Tracy. Ngunit malamang ay ang kanyang stepdaughter na si Crystal Veslanovich. Ipinaalam ng ama sa mga pulis na may history si Crystal sa paggamit ng pangalan ng kanyang stepsister. At sa pagkakataong iyon, si Jane Doe ay tinawag na si Crystal Veslanovich. Ang kasintahan ni Crystal, si Chris, ay naging pangunahing suspect ng pulisya. Nagsuspet sa ang mga pulis na sadyang nagsinungaling si Chris tungkol sa tunay na pagkatao ni Crystal. Kung nagsisinungaling siya sa totoong pangalan ni Crystal, ano pa ba ang kaya niyang pagsinungalingan? Kahit si Chris ang nangunguna sa listahan ng suspect, lumabas sa investigasyon na wala siyang motibo at paraan para patayin si Crystal. Si Crystal ang breadwinner sa relasyon at umaasa si Chris sa kanya. Isa pa, wala man lang sasakyan si Chris, paano niya papatayin si Crystal at maitatapon sa halos 45 miles ang layo? Sa pagtatanong-tanong ng mga pulis, nalaman nila ang tungkol sa isang lokal na chauffeur ng taxi, si Herb Pry, na malaki ang pagkakagusto kay Crystal. At minsan ay sinabi nito sa maraming tao na kung hindi si Crystal, walang sino man. Si Herb Pry ay agad na naging suspect number 2. Gayunpaman, mayroong zero forensic evidence na nag-uugnay sa alinman kay Chris o Herb sa pagpatay kay Crystal Veslanovich. Pagsapit ng 2008, nagawang makakuha ng swab sample ang mga forensic scientists sa mga batong natagpuan sa paligid ng katawan ni Crystal. Ang profile ng babaeng DNA ay tumugma kay Crystal. Ngunit may isang malabong profile ng DNA ng lalaki na natagpuan sa mga bato. Ang profile ng DNA ay hindi tumugma sa kasintahan ni Crystal na si Chris o Herb Pry. Kaya bumalik sa square one ang mga pulis. Sa taong 2013, nagkaroon ng bagong tool sa pagkuha ng DNA na kilala bilang MVAC system. Ang MVAC
ay karaniwang isang sterile, maliit na basang vacuum. Ang sistema nito ay mag-i-spray ng solution at saka iba-vacuum para makakolekta ng DNA. Lumilikha ito ng tulad ng isang mini hurricane para paluwagin ang DNA para malipat sa isang bote, kung saan ang material ng DNA ay maaaring makonsentrate sa isang filter. Ang EMVAC ay maituturing na pinakamagaling na vacuum sa buong mundo. Nagpasya ang mga forensic scientist na gamitin ang EMVAC sa mga granite na bato na natagpuan sa pinangyarihan ng pagpatay. Sa wakas ay nakuha na nila ang isang full DNA profile na nagturo kay Joseph Michael Simpson. Kung hindi sa pagpuporsigi ng Wasatch County Sheriff na si Todd Bonner, ang kaso ay matagal nang nakalimutan. Para kay Bonner, ito ay personal. Siya ang lead investigator sa kasong ito ng isang teenager na prostitute noong 1995, kaya hindi niya ito maaaring pabayaan. Pinagmumultuhan ako sa aking buong karera ng kasong ito, sinabi ni Bonner sa isang interview. Hindi mahalaga na siya ay isang batang babae na halos tumira sa kalye. Ito ay isang 17 years old na batang babae, isang tao. Wala akong pakialam kung ano ang kanyang ginawa para sa ikabubuhay. Ginagawa niya kung ano ang kailangan upang mabuhay. Sinabi ni Bonner na si Joseph Michael Simpson ay wala sa kanilang radar. Lumabas ang DNA ni Simpson nang ang isang lab ay kumuha ng touch DNA mula sa mga granite na bato na ginamit upang durugin ang bungo ni Crystal. Si Bonner ay lumipad patungo sa Sarasota, Florida upang tumulong sa pag-aresto sa nooy walang trabaho na 46 years old na naktira kasama ang kanyang ina na si Simpson. Isang nahatulang mamamatay tao. Si Simpson ay nabigyan ng parol mula sa Utah State Prison ilang buwan bago ang pagpatay kay Veslanovich, at malamang na nakatagpo siya sa isang kalye ng Salt City. Siya ay isang shuttle bus driver para sa isang resort sa Utah. Kaya pamilyar siya sa lugar sa paligid ng Midway, isang bundok sa bayan na 38 miles sa timog silangan ng Salt Lake City, kung saan niya pinatay si Veslanovich, sabi ni Bonner. Si Crystal, na nagmula sa Spokane, Washington, ay nasa Utah sa loob pa lamang ng 5 buwan bago siya namatay. Si Jeff Veslanovich, isang retiradong 61 years old na steel worker mula sa Spokane, ay nagsabi na si Crystal Veslanovich ay isang runaway na anak ng kanyang dating asawa. Crystal had a troubled upbringing with drugs and prostitution. It was quick, easy man, sabi ni Jeff. I'm glad they got him. It took a long time, but this guy deserves to sit in a cell for the rest of his life. Pagkatapos ng mga taon na halos dead end na ang mga lead, sa pinahusay na teknolohiya ng DNA, ang mga investigador ay sa wakas ay nakakuha ng ganap na tugma ng DNA kay Simpson. Ang mga otoridad ay mayroon ng sample ng DNA mula kay Simpson mula sa kanyang naunang pagkakakulong. Ngunit iginiit ng mga taga-usig na kunin ni Bonner ang isang bagong sample para sa kasong ito. Inistock ng sheriff si Simpson sa tulong ng mga Florida detective sa loob ng 4 na araw. Noong una, umaasa silang kukuha sila ng baso o kutsarang maaaring iwan niya sa isang restaurant. Sa halip, kinuha ni Bonner ang isang itinapon na sigarilyo na naiwan ni Simpson sa isang tindahan ng smoke sa Sarasota. Ang batas ng Florida ay hindi nagbigay kay Bonner ng karapatang arestuhin muna si Simpson at pagkatapos ay proseso ang isang sample ng DNA. Kaya kinailangan niyang kumuha ng sample ng palihim, ang sabi ng sheriff. Ang 350-pound na suspect
ay abalang nakikipagkwentuhan sa panahon ng kanyang pag-aresto. Ngunit tumanggi na magkomento ng anuman tungkol sa pagpatay. Noong September 29, 2016, sa nakalipas na mga taon, pagkatapos ng pagpatay, ay napatunayang nagkasala si Simpson sa pagpatay kay Crystal Veslanovich. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nakakulong sa Central Utah Correctional Facility sa Gunnison, Utah. Si Simpson ay nahatulan ng life imprisonment without the possibility of parole.